Nakakapagod. Nakakapagod na hindi. Kasi maganda yung pwesto ko dito. Parang ang trabaho ko is makapaglaro sa mga bata. Yung alam, wala ka laging boses. Yung tipong makikipaglaro ka lang sa bata maghapon. Nakaupo ka lang, nagmamasit-masit, nakikipag-usap sa kanila ng English. Minsan nakakalimot pa ako. Parang mas natututo ko ng hapon kaysa sa yung the other way around. Pero in fairness, marami silang ano. Marami silang natututunan kasi madramang magturo ang Pinoy. Mayaman sa visuals. Magaling sa actingan. Magaling mag-adjust. Marunong makipaglaro sa bata. Or makipagsabayan sa mga bata. Kasi mga batang din tayo, mga batang isip. Kidding aside, ayun, magagaling tayong kumembot pagdating sa pagtuturo ng mga bata. O kahit matatanda ng salitang Ingles o salitang Banyaga. Adjustment power, darling. Adjustment power. Basta yun, sa pangkalahatan, magaling tayo mag-adjust. Yun na yun. Kung nasan man tayo, kung sino man tinuturuan natin, kayang-kaya natin yan. Pinoy pa, diba? Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko o lamesa. Talagang mahusay tayo. O, wag na ako. Kayo na lang. Sa pangkalahatan talaga. Kidding aside, magagaling ang mga gurong Pilipino. Saan mo man dalhin, sa buong mundo, mas madali kang matututo. Ay, ano pa? Ay, oo ka naman. Ngayon pa naman nakapagturo dito. Nagtuturo, naka-apro. Hindi na pala ako nakapagpalit. Mamaya, pinaka-props natin. Ito yung ano ko, get up ko, pag nandun ako sa kabila. Palipat-lipat ako. Halika. Doon sa may square-square na yan, doon ako nanggagaling. Sa umaga, nag-aalaga ako ng bata sa daycare center. Dito, tinatawag sila kalimitan ng child care center or nursery school. So, swerte ako. Kasi iisang may-ari ng daycare at saka itong ano, at nitong English school. Ang tawag dito, Ekaiwa. Ekaiwa. Tumutok ito sa lahat ng English conversation schools. Maliit man o malaki. This one is maliit. So, dumating ako dito sa Japan. Wala pang 1 year yata ito. Andun pa sila. Umuubar ang maliit na pwesto. Meron lang yatang 4 or 5 estudyante. And dumating ako, nadagdagan. At alam niyo ba kung paano ako nakapag-start dito? It tourist ang visa ko. Oo, matagal ko na ikwento to, pero i-refresh natin. Kasi marami pa rin nagtatanong. Yung iba nga nangungulit na paano? Paano ka nakapagturo dyan? I-tourist nga ang visa mo. Sinungaling ka. O, may isa pang ganun, parang galit na galit sa akin. So, sa lahat ng bagay, merong mga ano, nakakalusot dahil sa magandang timing or talagang swerte lang. Or hindi man ka panipaniwala, maraming bagay ang nangyayari talaga sa mundong ito. Hindi lamang sa sitwasyon ko, hindi lamang sa teaching field, hindi lamang dito sa Japan. Marami, huwag yung isasarang isip ninyo na kung mo hindi pwede, ay hindi na pwedeng mangyari. Or kung mo mahirap, hindi na pwedeng mangyari. Kung mo sabi ng isa, hindi kakayanin, ay hindi na pwedeng mangyari. Try lang and try. Diba may kasabihan nga? Try until you succeed. Diba? Summer. Mainit ngayon. Kung gusto yung mag-tour sa Japan, hanggat maaari, huwag yung July, August. Mainit talaga. Pinas na pinas yung feel. Minsan mas mainit ang tingnan. Mas humid. Lalo pa kami, malapit kami sa dagat. So yun, it would be more exciting at interesting kung sisimulan natin kung paano ako nakapag-abroad. Okay. So, mahaba-haba yan. Marami pa akong gagawin. Mag-ayos ako ng mga books. Prepare ako kasi 1 hour from now, mag-isimula na kami mag-klase. So, see you mamaya sa bahay. At doon natin itutuloy ang ating wow, masarap at masayang kwentuhan kung paano nakapag-abroad si Robotology. From Thailand yun ha. O from Philippines to Thailand to Japan. Kita-kiss mamaya. Ayun, dito na tayo sa house. Nainip pa kayo? Silo tayo. Okay. Oh.
unang abroad ko is Thailand. Hindi ko akalain nakaka-abroad ako. Of course, gusto ko mag-abroad. Lahat naman ng Pilipino, halos gusto mag-abroad. Even once. Kahit hindi yung ano. Kahit hindi yung doon naman inirano, doon magtatrabaho, yung ano lang. Sabi lang na nakapag-abroad. Bahagi ng ating pagiging Pilipino. Kasi, bahagi na ng kultura yung pang-ibang bayan natin para magana buhay at magbaka sakali. So, nagpapasalin-salin na yan sa bawat henerasyon. That yung iba is makarating lang ng abroad is well, pwede lang whatever happens. Ganun. Pero lagi ko sinasabi sa mga pamangkin ko na bakit gusto mong mag-abroad? Bakit gusto mong magtrabaho pa dito? Eh, ang mga nag-a-abroad naman is nag-iipon lang, nag-tsatsaga, tapos dyan din sa Pilipinas ang uwi. Ipangahanap mo yung konting pangpuhunan na maiipon. Kung gusto mo mag-abroad, iti pasyal na lang. Baka magkakapera ako ng bongga, iti ipapasyal kita kahit sa, dito sa Asia. Total ang kalimitan ng mga bansa dito sa Asia ay hindi na nangangailangan ng visa. Kaya ng Thailand. Nakarating ako ng Thailand na walang visa. Yung ano lang, yung open kasi to open country. Actually, hindi ko inaasahan na nakakapag-abroad ako. Kaya lang, yung alam mo na, yung kasabihan na akong para sa'yo is para sa'yo. May mga kaibigan kami natatrabaho sa Thailand, so sabi okay daw. And then, minsan nakita ko mismo yung nag-aaya. Sad to say na wala na siya ngayon. Nakita ko sila sa sementeryo. So, sementeryo talaga na simula ang lahat ng abroad journey ko. Yun, tumatalandi kami ng mga kaibigan ko. At actually, dalawa lang kami. Paspas lagi ako ng pagmamotor noon kasi may motor ko. Yun ang tangi kong investment noon. Yung una ko pang kuha, hinabol pa ako nung nung ahensya. Kasi pumapali ako ng pagbabayad. So parang isang uli ko, nabatak yung term. And then, after a year, yun, nakakuha uli ako ng isa. And then, nabayaran ko na siya. Nagtago pa ako sa kanya. Sabi ko sa kaibigan ko, wag na, wala tayong magpakita. Basta, mapapakwento lang tayo. Pero alam mo ba, after mga 5 minutes, ipasakay na kami ng motor. Ako mismo yung nagsabi, sandali. O sige na, magpapakita na ako. Kung hindi ako nagpakita, wala ang lahat ng ito. Dahil doon yung simula. Yung personal kong maririnig sa kanyang bibig na tayo sa Thailand, may trabaho doon. Diba? At mismo, sinabi niya sa akin yun, right then and there. So yun! Wala man akong pera, nagtuturo ako, pero irregular. Hindi ako matagal sa isang paaralan. Marami akong mga bagay na dala siguro ng aking nung aking ambisyon na maging tapatan na tayo. Gusto ko talaga maging director ng pelikula. Gusto ko talaga rin maging artista. Gusto kong makilala. Kung kinakailang sa pagkanta or sa pag-comedy or kahit kontrabida, gagawa ko ng paraan para makarating doon. Pero bukod sa tamad ako makikilos is nawawalan ako ng pag-asa because I was getting older. Yung opportunity na yon ay binibigay ni kaibigang Arnold. Ano na ako noon? 41. At kung 40 ka na, ang mentality natin is huli na ang lahat. Actually, tumumbok sa akin yung life begins at 40. Kasi yun, magpo-41 na ako noon. Makuha ko yung opportunity na magpunta ng abroad. At kung hindi ako napunta ng Thailand, 99% most probably, na baka hindi ako nakapunta ng Japan. Kahit pasabihin may invitation ako sa aking kapatid. Well, alam naman natin kung kahirap ang immigration pagdating sa kanyan. At ayoko na ulit-ulitin pa muli yung mga offloading na ginagawa nila sa may mga visa na. Kasi nagawa ko na yan. Panoorin nyo to. Ayan. Ito yung follow-up. Bago pa man ako lumipad, yung kaibigan namin, nagsabi na agad sa amin na huwag na kayong tumuloy hanggat nandyan pa kayo. Siksikan kami dito. Wala kaming trabaho. Hindi kami marunong magtay pero kami magkakatrabaho. Maubos na yung pera namin. Gusto na namin umuwi. Alam mo bang sa loob ng 14 na araw o 15 araw simula nung makita ko si Arnold nung November 1? All Saints Day, All Souls Day. Sa loob ng 14 days na yun, napadala ko ni kapatid ng pera, naayos ko yung passport ko, wala akong passport. So punta pa kami ng Lucena, nakakuha ng ticket at kung ano-ano pa. Kung hindi ako nakakuha ng ticket agad-agad at nauna yung tawag nung kaibigan namin, hindi na sana ako tumuloy. So muli kong uulitin, wala ang lahat ng ito. So naniniwala ako na kung talagang sa'yo, para sa'yo nga, dahil parang naka-organize na,
yung mga events ng buhay mo para makarating ka sa kung ano yung narating mo ngayon. Parang everything is planned. Everything is well choreographed, well staged. Parang ganun. Maring totoo, maring hindi, maring nagkataon lang or what. Pero yun, hindi na ako makakahindi. Hindi na ako makakauro kasi may ticket na sayang naman yung pinagpaguran ng kapatid ko na sasayangin ko lang. So kung hindi man wala man trabaho, hindi i-tour ko na lang. Pumayag naman si kapatid kasi marami siyang pera nun eh. So, eto na, Fly Lalu! So, punta na kami ng Thailand. Ang bili na bili ng kaibigan ko, sa pangatlong araw. Kasi yung amin is ano lang eh, 3 days. 3-day tour. Ang binayaran ko is 22,000. May mga hotel, may mga free breakfast na yun. So, tour package. So, hindi na ako nagtanong-tanong pa na bakit ganun kalaki or ano. Hindi na naman nagtanong kapatid ko na siya pinagmula ng pera. So, why make a big fuss out of it? Eh, chance yun na makakapunta ako ng abroad for the very first time. Diba, ganun kalaki yung, ganun katindi yung excitement ko. Diba? So, wag na tayo pumasok sa zero plano. Dumiretso na tayo. So, dinerecho kami sa hotel sa Pratunam. Parang divisoria yun ng island. Eh, buhay ano ka? Buhay reyna, buhay hari. Kasi nga, ang ganda ng kwarto mo, nasa gitna ka ng commercial area, ang sarap ng pagkain, nasa abroad ka. Yung feeling na nasa ibang lupa ako, nasa ibang lupain. Diba? So, I was really overwhelmed. Pero, ang inay ko noon nasa Japan, kinuha ng kapatid ko. So, pareho kami nasa abroad nung taon na yun. And then, eto na. Tour-tour. Isang araw, dalawang araw. Pangatlong araw, tumakas na ako. So, kinukulit ko na yung, ano, yung kaibigan ko. Na, ano, susundin niyo ba ako ng oras? Takot ako baka mabigbit ulit ako sa airport or what? Pero bago ako naka, ano, gusto ko i-share sa inyo to. Bago ako nakalabas ng, sa Barnabum Airport, yung Bangkok Airport, meron akong isang, ano, isang istorya hindi ko marilimutan o karanasang medyo ano nakakasakit ng damdamin. Sa queue sa palitan ng pera di nakababaan na kami lahat ng mga Pinoys sa masama mga Pinoys. Then pumila rin ako, magpapapalit ako ng bat. Alam mo, sabi sa akin ng isang lalaki, tingnan niyo ko naman sa mata, tapos would you kind of give me space? Hindi ka masyadong makaimik kasi first time yun sa abroad. Hindi mo lang kung anong action ang dapat mong ikilos. Eh, ang taray-taray ko noon. So, parang nasabi ko lang yata is, go! Kung ngayon nangyari yun, alam mo naman yung mga putak na pwede kong ibigay. Nararatratan kita. Na parang, lumayo-layo ka nga. Na parang tipong, mukha akong pickpocket. So, alam mo yun. Hanggang ngayon is ano pa, nakamarka pa yun sa isip ko na may mga taong sobrang mapanghusga, sobrang mapangapi. Na parang gusto ko siyang makita. Hindi ko alam. Masama siguro sabihin na gusto ko siyang gantihan, pero parang ganun. Yung kahit matingnan ko lang siya at tasan ko ng kilay, parang solve na. Parang ganun. May mga taong nakakagalit. Lalo-lalo pa yung wala naman itulong sa buhay mo in any way. Na-hurt talaga ako. May mga Pilipino masyadong mapanghusga. Mataas yung tingin sa sarili nila. Ay, nako. So, yun. Tumakas na ako. Yung talagang takas sa parang yung nakikita natin sa sine talagang mailap ang mata. Dahan-dahan pagbaba sa hagdan, ganun. Kasi ayoko nung tour lang. Gusto kong magkatrabaho. Wala akong solid. Yun ang pagkakaiba eh. Wala akong solid na babalikan sa Pilipinas. Yung ano ako yung strike anywhere. Turo ng konting sayaw. Turo ng konting magdidirect ng konti dito sa isang bayan ng pageant. And then mag sa summer workshop ng theater. Yung basic theater lang, and personal development. And then, isang voice lessons isang araw. Yun, and then,
Mahilig ako sa sugal doon. Tungit dito, pusoy doon, madjong dito. May yosi pa ako. Although, I don't drink and I don't do drugs. Mukha akong drugista, but I don't do drugs. So, wala akong phone. Ginagamit ko yung public phone. So, doon kami nagkakaroon ng communication. After an hour, sinundo na nila ako. And, dinala nila ako sa kanilang tirahan. And, totoo. Siksikan, anim yata kami sa isang maliit na kwarto. Ayun, siksikan talaga hanggang sa 5 araw, 6 araw, 7 araw. Paubusan ng pera. Eh, ang sarap naman ang pagkain sa Thailand. Paglabas sa paglabas mo is, mga ano ka dyan, mga kainan. Ganun sa Thailand eh, alas 5, alas 6 ang hapon, para mga kabutin na sulputan. Mga kainan. O sa mga tagiliran ng karsada. Minsan dun pa sa ano, sa gitna ng karsada. Ayun, sasarap naman eh. Kasi mga pwesto pa na libre ng gulay. Kaya nga natuto kong kumain ng mga hilaw na talong, hilaw na kalamismis ba yun? Ano bang tawag doon? Yun yung mga ganun, mga dahon-dahon na hilaw. So makikikain sa kabilang kwarto, makikain sa kabilang kwarto. Kung may trabaho ng iba, nakaka-part-time na, go! Unti-unti mo nang nanandaman yung hirap na... Actually, hindi ako masyadong ano. Hindi ako masyado dun sa hirap na siksikan kayo, natututo na ako. Although, medyo maarte pa ako ng panahon yun eh kasi masyado akong spoiled sa inay. Pagkain ko, nakaready na. Gigisigin akong pilit ng pag-ready na yung almasal, kahit puyat ako. Ultimong brief ko siya, naglalaba. Pag nanood ako ng TV, wala akong pasok. May darating agad na inquirer kasi alam niyang gusto ko yun. May darating agad na kalamin na mais. Alam niyang gusto ko yun. Pringles and more. So parang ano talaga, suportado. Akala mo laki na naibibigay ko, pero actually, barya-barya lang. Kasi minsan di ako makapagbigay kasi nga, hooked ako sa sugal eh. Yun talaga kailangan ko ng puhunan na pangmatsyong. So, hindi ako makapagbigay ng marami. Pag nanalo, bigay ng super dami naman. Yun, pero mahirap pa rin yung may bisyo talaga. Buti na iwasan ko lahat. Inom, sigarilyo at sugal. Of course, hindi pa rin maiiwasan minsan na, or hindi ko pa rin maitatatwa na, alam mo, may magsabi na, dadayo dito, tokita ng 5, 10, 15, or 100, 200, 300 na yen, is, baka pumatos pa rin ako. Yun ang mga maliit na mga pang-aliw-aliw, pero kalimitan sa mga pang-aliw-aliw, dyan nagsisimula yung ano, yung adik ka na sa sugal, mamamalayan mo na lamang na, tinatamad ka nung pumasok. Kasi gusto mong makabawi, mga ganun-ganun. So, wag na lang. So yun, ang mahirap talaga sa akin is hindi yun. Yung siksikan, yun na nakaka-adjust ako. Ang mahirap sa aking pakiramdam is yung wala akong makikita ang trabaho, uuwi ako ng Luhan. And then one day, nagpunta yung mga ilang kasamahan ko dun sa Ramkameheng University. So, nagsama rin ako. Wala yung pinaka-administrator, so iniwanan na lang namin yung application namin. So, walang interview nangyari, wala. And then, the next day, sumama ako sa tropa. Kasi yung nag-aya sa amin, musician. So, iba namin mga kasamahan, mga kumakanta, gumigitara, etc., etc. But I was not really part of their group na mag-audition. So, siguro, although alam nila na singer ako, sumali ako ng bagong kampyon na nag-aaral pala ako sa UST. Mag-isa rin ako nag-audition. Nanalo ko ng first place, hindi ko natalo yung champion. So, doon nagtapos yung aking ano, pangarap na sumikat. Na actually, hindi pa pala doon nagtapos, kundi yun pa lang yung nagpasigla. Marirealize ko lang yun later na, not sa singing, kundi sa ibang pamamaraan. So yun, hindi nila ako inaaya, kasi maybe alam nila na I was looking for a teaching position, siguro ganun, or maybe, iwanan muna natin si Robert, kasi ayaw ko isipin na may ganun, kasi magkakaibigan kami, pero in case sa ganun, maiintindihan ko, kasi sabit lang ako. So, naghihintay ako na ayain nila. Pero minsan, pero yung time na yon hindi ko alam kung kasama pa rin yung sa swerte. Is, sinabi nila na sumama ako. Kasi may audition ng Legends concert. Inagana pa impersonators ng Michael Jackson, Madonna, ABBA, Elton John, and more. So sumama ako dun sa audition area, and kung sino makuha, go! So, dun mo marirealize na, mali ka nung una, na may care din para sila sa'yo. Nabahagi ka nila. So yun. The only thing that medyo nag-alala ko is nung ako yung makuha.
So, lahat sila is wale at ako yung nakuha. Ako yung sumabit pa. It was Tom Jones impersonation. Actually, hindi kasama sa lineup yung Tom Jones sa list ng kanilang legends or legendary superstars na i-impersonate o isasama sa show. So siguro, naisip na nila na, pwede nga ito, pwede itong mag-Tom Jones. Ah. Sige, sama natin total. Tom Jones is a legend. Kaya, bingo, pasok ako. And then, malayo ko na lamang 2 weeks after that na meron akong trabaho. And I was about to receive 40,000 baht. Ang laki nun! Noong mga panahong yun, siguro 60 mil. Mga ganun. And I was really so happy. So, sa madaling salita, pumunta na kami doon sa Koh Samui. Isa itong island na kilalang tourist destination. And then first month namin, libre muna kami ng tira doon sa may-ari nung isang malaking-malaking open-air na pub restaurant. Parang ganun term na ginamit nila. Parang pub and restaurant. Nagtayo sila ng malaking stage sa gitna. So talagang big budgeted. And then nag-import pa sila ng isang 12-member na banda para assistihan kami, mga magpe-perform, yung mga singers. We're gonna impersonate, pero yung tunay na boses namin ang gagamitin. Iba to sa inaasahan natin na, wow, puro lip-sync lang. Ito yung tunay namin boses. Pero you know what? Sa mga panahong yun, is, hindi ko talaga gustong maging singer. Yung parang nahihirapan akong mag-alaga ng boses, bawal ang malamig, bawal ang sumigaw, limitahan ng yosi, plus the fact na I felt forced by my father to sing. Nung bata pa ako, ganun, parang hindi ko talaga gusto. Parang pag may mga bisita sa bahay, parang meron naman akong takot na tatawagin naman ako ng tatay, baka kantahin ako. So siguro, tumimi yun sa isip ko na it is not that I was going to entertain people. It's sort of a work na ayokong gawin. Parang ganun. Hindi yung star feeling na wow, papalakpakan na naman ako. Hindi yung takot talaga ako na ewan ko. So parang doon nagsimula yun. I don't know. Saka natin babalikan yan. And maganda yung takbo ng business. Maganda yung takbo ng trabaho namin. May mga taong dumarating. Hanggang sa unti-unti wala na pumapasok. Kakunti yung nahihikayat nung show na ganun dun sa Koh Samui ng mga panahon yun. Kasi siguro malaki yung competition. May singers ang bawat restaurant, may banda dito, may mga dancers dun, and so on and so forth. So siguro it's the competition. Kasi yung performance, yung overall, wag na ako ha. Pero yung pangkalahatan talaga, yung mga kapwa ko singers talagang magagaling. After 3 months, close. So, pinapaalis na kami. Sinabi na sa amin na tatapusin na yung kontrata. Although pinatitira pang 3 buwan. So, exit kami sa Malaysia. And then, balik na kami ng Bangkok. Medyo kinabahan ako. Sabi ko, wala. Uuwi ako nito. Kung bakit baga naman alas 12 na, tulog na yung mga kasama ko dun sa hotel, sa Malaysia. Lumabas pa ako, nag-ikot-ikot. Ganun ako ka talandino. Mag-undergo ng 2 araw, 3 araw na training at diretsong trabaho na. Sus ko po. Ang tuwa ko. So nadagdagan ng konti yung yabang ko. 2010. Ayun ang simula. Nakakuha ko ng tourist visa. Visiting relatives actually. Ito yung nakuha ko. Visiting relatives visa. And I was allowed to stay for 3 months. That's why marami kong time na makapag-apply sa trabaho. Pero walang tumanggap. Eh paano ko nakuha itong current work ko?